So hi guys, welcome back again on this vlog. Ano kasi, napag-isip-isip ko kasi, after ko mag-upgrade ng iOS 7 beta, after ko na yung iOS 17 beta, ang daming mga apps na hindi ko magana sa cellphone ko, like yung halimbawa Wordsmith. Wordsmith kasi pinakamahalagang apps yun sa akin kasi doon ako nag-create ng mga, yung mga stories ko sa kung saan man sa Apple Book, sa Wattpad, ganun. So, after ko ma-update sa iOS 17 beta, bigla siyang hindi gumana. Tapos yung pangalawa naman, kapag nagpe-play ako ng halimbawa sa Reels, sa Facebook Reels, hindi nag halimbawa, nanonood ako, merong sound. Kapag nilipat ko pataas, tapos ibinalik ko, biglang mawawala yung sound, tapos hindi na babalik. Tapos pangalawa naman, kapag nag-edit ako ng video, naghahang yung mismong editor. So ito naisip ko, kasi sinasabi naman doon, kailangan daw muna i-backup bago ibalik sa dating version ng phone. Ngayon na naisip ko, buti na lang merong 3U tools. Ang ginawa ko, humiram ulit ako ng Windows na laptop since hindi pwedeng 3U tools sa MacBook. Ang gagawin ko, i-export ko muna yung mga songs, yung mga messages, lahat, pati yung mga contacts. Export ko muna siya sa isang file sa Windows bago ko i-update or bago ko siya ibalik sa iOS 17 beta. Ngayon ang gagawin natin. So, ayun nga, after ko ma-update, bigla ko naiyak. Like. So, yun. Ang gagawin ko, since hindi sa atin Windows na laptop, ang naisip kong gawin, mag-download muna ako ng, ano yan, firmware dito sa MacBook, tapos ililipat na lang natin siya sa USB. So, ito siya. So, ang gagawin nyo lang naman, kapag halimbawa ang gusto nyo mag-download ng firmware, ito, buksan nyo yung Chrome, o kaya yung Firefox, pero mas prefer ko ang Firefox, mas tipid kasi yun sa data, tsaka, mas okay yun. Mas mabilis, di ba? Wait lang. Diba yan? So, yun. After nung update, okay naman yung iOS 17 beta. Wala naman ako naging problema and maayos naman. Pero after nung mga ilang araw, biglang may lumabas, yun na, lumabas na yung mga bugs, yung mga defects. So, ang ganda na tong camera na to. Naka-wide angle siya. Taray. So, yun. So, after kong ma-update tong phone ko, so, bigla ako naiyak, like, bakit ganun? Ano nangyari? So, yun. Tapos, yun na nga. Ayan na, nabuksan na yung Firefox. Ito, ipapakita ko sa inyo. Ayan, punta kayo sa MacBook nyo, tapos i-visit nyo yung site na ano. Ilalagay ko dyan sa baba yung site. IPS? Wait lang. IPSW.me. Ayan. Tapos, click yung enter. Ayan. Tapos, i-click niya yung iPhone. Since iPhone ang i-restore niyo, tapos i-click niya yung model ng cellphone. Ang dami na pala, iPhone 14 Pro Max ang pinaka-latest. Ayan, kung makikita, merong iPhone 11 dyan, di ba? Ayan. Yan ang pipiliin niyo, yung version na nakalagay dito, signed IPSW. Kasi once na pinindot niyo na yung unsigned, hindi nyo na mare-restore sa iTunes sa kaya 3U Tools. Pero mamaya re-restore natin siya sa 3U Tools para astig, di ba? Ayan. Ang ida-download ko na firmware, ayaw ko mag-latest na update. Ang pipiliin ko ay itong iOS 16.6. Ayan. And download. So, kapag na-download na, i-click ko lang yung save files, di ba? Para hindi nakakaiyak. So, ayan. So, puntahan nyo lang yung download button. Ayan, di ba? Ang bilis ng download, di ba? Yes. Hintayin nyo na matapos yan. Madali lang yan. 6 gig lang yan. So, ayan na nga. Nagda-download tong ano na to. Ito, ibabrowse lang natin tong phone ko. Ayan. Wala naman problema sa Face ID. Pero, dami kasi naging problema nung mga sumunod na ano. Ano ba dito? Kung makikita nyo, yung version ng phone ko ngayon ay 17.0. Ayan, nakikita nyo. Ayan, 17.0. So, ayun. Ibabalik ko siya sa 16.6. Ngayon, ikakat ko muna itong video na ito, tapos babalik na lang tayo mamaya. Ayan yung Windows na laptop ko. Nandoon. Ayan siya. So, ito na nga. Tapos na siya maano. Maano. Tapos na siya ma-download yung makikita nyo. Nagpo-focus ba? Panigurado hindi siya nagpo-focus. Ngayon ang gagawin natin, lilipat na natin yung itong firmware na to sa USB.
kailangan natin ang USB kasi hindi naman sa atin yung Windows na PC. So ito, kailangan natin siya ng USB. Dito natin lalagay lahat. Wait lang, parang siyang ganito. Makita, yun, na-download na siya. Yan, 6GB yan sa malaki-laking USB. Buti na medyo okay ito. Ano, kung gawin natin, punta tayo sa files. Ayan, tapos kung makikita nyo, yan na yung USB, diba? Gumawa ko dito isa pang folder. Bootable USB ko kasi yan. Ginagamit ko kapag may magpapareprogram na laptop. Ayan, kukopyahin lang natin to sa kahit saang folder, basta mailipat lang natin siya. File is too big daw. So, paano gagawin natin? So, susubukan ko siyang kumuha ng cellphone na malaki-laki yung storage, tapos doon natin lalagay yung file. Pwede kaya yun? Pwede naman siguro. So, ayun. Wait. Kawin muna ako ng cellphone. Itong isa naman, Samsung phone yan. Pangalawa kong main phone. Ito, try natin kung pwede ba yan na paglipatan ng mismong file. 6GB na pala ngayon ang update ng ano, ng iPhone. Hindi na biro yung storage. Feeling ko hindi. Ayan, pwede pala siya. So, ang gagawin natin, lilipat natin siya dito na lang sa download folder. Dito na lang tayo maglilipat ng mismong file. So, halimbawa ito, di ba? Ang gagawin natin, ililipat lang natin to, idadrag lang natin dito. Ayan, nakopya na siya sa mismong phone. Pero na total na, ano niya, na total na size niya is 5.97GB lang siya. So, nililipat na siya. Anyways, ito palang app na gamit ko panglipat sa Samsung. MacBook to Samsung. Android file transfer, yan. I-download nyo lang yung Android file transfer sa MacBook nyo and magkakaroon na kayong ng access sa mga Samsung phones na katulad nito. So, ayun. Hintayin nyo na matapos yan. Medyo matagal talaga yan kasi 5.97GB, diba? Sobrang taas na ng update. Parang kailala nagsimula ako, iOS 5.1.1. Ang liit pa lang ng storage yun, parang nasa 600MB, 700MB pa lang noon. Yun pa lang yung update ng iPhone. Tapos ngayon, 6GB. So, paano pa pala yung 16GB na iPhone, diba? Ang hirap ng install. So, ayun. Yan, nagmove pa rin siya. Ang tagal talaga. Buti na lang meron akong Samsung phone. Diyan ko muna inilipat yung file tapos tsaka ko siya ilipat sa Windows na laptop. Yun. Tapos, medyo mahaba tong video natin na to. Enjoy naman. Method change tayo. Hindi gumana yung sa Samsung. Nag-crash yung file. Yun ang gawin natin. Balik USB tayo, pero this time, gawin ko muna. Gawin ko na ng paraan yung USB. I-format ko na lang muna. Format ko na lang siya muna. Tsaka ko lang ibalik. Tapos kopyahin natin to dito. Or ang gawin natin, punta tayo sa disk utility. Wait lang. Tapos, format natin to. Kasi ito 16GB to eh. Yan ang gawin natin, i-format natin siya as erase natin. Yan, okay na ba? Yan. Formatting. Ayan, okay na siya. Yan, kung makikita nyo, wala na siyang laman. Ang gawin natin, yan, malinis na yan. Ilipat natin to dito. And ayan, nagkocopya na siya. So, babalikan ko na lang kayo ulit mamaya kapag okay na tong folder. Itong USB na gagamitin natin panglipat sa file na to doon sa Windows na PC. So, ayan. Cut ko muna tong video. So, yun, nasa tapos na yung ano, pagta-transfer sa USB. Ang tagal mag-transfer. So, ito. I-disconnect ko na yung USB sa Mac. Ito na siya. Ayun. So, ito na yung aray ko. So, ito na yung PC. Wait, nagulo yung lens. Ano ba yan? So, ito na yung PC. So, hindi sa atin yung PC. So, kailangan medyo maingat tayo sa paggamit. Hindi natin pwedeng basta-basta yung pagpindot. So, ito yung plug-in natin yung USB hanggang sa ma-detect dito. Wait lang. Tapos, ay wait lang. I-rotate ko yung camera, di ba?
Ito na nga, so na-detect na yung USB, ayan, USB drive D. Ayan, ayan yun eh. So hindi daw pwede, so bakit? Ah, kasi naka Mac OS Extended Journal ba siya? As, sige, format muna natin. Panigurado, mabilis na lang naman yung transferring nito eh. Parang gusto kong itry kung nare-read ba yung... Parang gusto ko sa MacBook ko na lang siya i-ano. Gusto ko sa MacBook ko na lang siya i-reformat. Pwede kaya yun. Kasi last na ginawa ko, wala pang driver. Sige, try natin. So, literal talaga nahaba yung procedure. Hindi talaga pwede. Yun yung gagawin natin, dito natin siya i-format. Yan, format. Yan, format complete. Tsaka tayo babalik ulit sa Mac. Yan, balik ulit tayo dito sa MacBook. Ulitin ulit natin yung pag-transfer nung file. May God, ang tagalong hinintay. Tapos ganito lang. Wait lang. Yan, so, sinaksak ko na yung USB. Hintayin nyo na lang ma-recognize yung mismong PC. Wait lang. I-relaunch natin yan. Force quit. Ito, hindi ko sure to kung ano ba itong... Oh, ito. Connect as. Ano ba yung password nun? Enter your name and your password. Tagat natin. Connect. Ano man password ko sa ano? Huwag lang ha. Sa ito. Wait lang. I-unplug tas. Yan. So, hintayin na natin siya ma-recognize. Parang procedure na to ah. Literal talaga na ano. Parang naging vlog talaga ang itsura. Ano ba? Change plan. Sa Windows na lang tayo magda-download. Sige, sige, sige. Sa Windows na lang tayo magda-download. Dito na lang tayo mismo mag-download sa ano. Windows laptop. Ayan. Napahaba ko yung video nang hindi sinasadya. Reset. So, ito. Ulitin natin ang procedure dito, 'di ba? Ano 'yon? ipsw.me. 'Yun eh. Wait lang, Control A. Ang daling gamitin talaga pag Windows, no? Kasi type lang, tapos Control Alt, ganun, Alt Tab. Ang dali lang siya pag Windows. 'Yan, ulitin natin siya, 'di ba nga? iPhone 'yung procedure, tapos i-click lang ko 'yung model ng iPhone niyo diyan since 'yung akin iPhone 11. Ayan. Yan, pag na-detect yung iPhone 11, ay, ulitin natin, di ba nga, ang kailangan nyo i-download dito is yung signed IPSW, kasi pag dinownload nyo yung unsigned IPSW, ibig sabihin kasi pag unsigned, hindi na siya pwedeng i-restore gamit ang iTunes, and hindi na siya supported ng Apple pag ganyan. Yan ang gagawin natin, yan, pipili lang kayo sa dalawang yan, kung ano yung latest na nandyan. Yan, pipili kayo iOS 16, again, ang pwede lang i-download dito yung kulay green, ha, ayan. Ang pipiliin ko dyan, choice ko yan, pipiliin ko 16.6. Ayoko yung pinaka-latest kasi baka may problema na naman, tapos magre-restore na naman. Ayan, humayakita yung this firmware sign, this means that you can, ayan. Click nyo lang yung download. Mabilis na naman yung download eh. Puti na lang, mabilis ang globe ngayon. Tapos click nyo yung save and meron save na nakasulat sa baba. View downloads. Madali lang yan, tapos yun. Balik lang tayo mamaya pag ano na. Pagkatapos nito ay... Ganyan kahirap kapag sa ano, kapag magre-restore ng iPhone talagang medyo walang kwenta yung MacBook ngayon ah. Pero sige, yun. Okay naman sana tong ano eh, iOS 17 beta, pero kasi sa based on my experience, hindi siya pwede sa akin. Kasi nga diba, ang dami kong mga apps na kailangan gamitin. And then,
napansin ko yung ng iOS 17 beta, nagkaroon siya ng parang battery issue kasi parang sobrang bilis naman niya malobat, hindi naman siya ganito dati. So, sabi ay pag ganun daw, software issue, so ida-downgrade lang daw siya balik sa iOS na kung ano yung supported ng iTunes sa during yung time na magre-restore tayo. So, yun. Balik na lang tayo. Iko-continue ko na itong video na to once na natapos na yung download dun sa Windows. Ayan. Nagkat ang hirap. Nakakayak. So, ito tapos na nga yung ano. So, tapos na nga yung download. So, ang gagawin natin. Eh, ayan. Tanggalin natin siya dyan. Tapos, ganyan muna natin. So, gawin natin ay login na natin yung mismong phone. Parang ganyan. Ayun yung phone. Make sure dapat naka-unlock. Ayan. Nakikita, ayan, naka-unlock na siya. Yan ang gagawin natin. Punta tayo dito sa Trio Tools. Ayan. Meron siyang Trio Tools. Trio Tools, ano yun, powerful app siya. So, ilalagay ko na yung link dyan sa baba. Pero hindi siya, ano, hindi siya sponsored. Siyempre, di ba? Ayan. So, anyways. So, ito. Buksan ko na yung Trio Tools. Okay. Then, makikita yung connecting. And success na yung pinaka-connection. Ngayon, ano lang to? Pang... para lang wala tayong isipin na ano. Pero ano ko hindi pwede. Pero sige, i-back up muna natin yung phone. Ayan, i-back up natin lahat. Update us. Ayan. Back up na, oh. Encrypted? Ano ba yung password ko dyan? Wait lang, ha. Wait lang. Tama kaya? Ayan, tama na. Ay. Ang sa inyo, mali. Ulitin natin. 3, 2, 7. Ano may last na password ko? Parang... ba't kasi na-encrypt to eh? Incorrect password management. What if I forget pass? Oh, baka naman yung Apple ID ko, hindi kaya. Ganoon natin. Sana tama. Incorrect talaga. So, ang gagawin natin, alam ko naman talaga imposible na lakas na naman ng ulan. Oh my God. Ang gawin natin is export natin tong lahat ng to. Export. Gawa na lang tayo na specific na folder. For example, sa downloads. Bigyan natin musics. Ayan. Ang damihan natin. Export natin lahat. Para ma-retrieve natin, di ba, in case na ano. Yan, 39 musics lang naman yun. Tapos sa ringtones ko naman, mga na-download natin na ringtones. Export natin din lahat. Sa ba natin sinave yung isa sa downloads, no? Tatali tayo. Ayan. Ringtones, sige, balat na yun. Yan. Tapos videos. Wala naman ako na ano eh, mga system videos lang. Wala naman. Pero dito sa photos, marami. Uy. Wait lang, i-cut ko muna. Wait lang. And export natin to sa downloads din, di ba?
No, hindi. Dito siya sa downloads, tas new folder. Medyo marami-rami na to kasi kasama pa yung ibang mga videos kasi ano eh, meron ako mga cover songs na hanggang ngayon hindi ko pa siya hindi ko pa siya na-edit, so meaning hindi ko pa siya pwedeng i-delete. And hindi ko na siya hindi ko na siya puputulin para makita rin kung gaano siya katagal. Okay, pwede na yan. Yan, proceed na tayo sa mismong ano. Wala naman na tayong iba pa, diba? Halimbawa sa apps, hindi ko kailangan i-ano yan. Sa files, ano ba? Hindi, na-save ko naman na lahat sa files. So, yan. So, yun lang yung mga mahalaga sa phone ko. Ano ba to? Okay na. And ito na yung mismong phone. Kung makikita yung 93% ng battery health. Ngayon ang gagawin natin, ngayon ang na-detect dito yung 17.0 beta. Ngayon punta tayo sa dito sa RT and WP. Ayan. Mga ringtones kasi yan, mga gusto nyo na makita. Hindi, joke lang. Hindi yan talaga yung pupuntahan. Punta kayo dito sa smart flash. Ayan. Itong RC na ano to, beta to, 17.0 beta, and hindi nga siya maganda, sabi ko nga, di ba? Pro flash. Kapag pro flash, yung sa'yong DFU mode yon para lang yun sa mga serang phones. I guess, ngayon ang piliin nyo yung iTunes flash. Mas okay yan. And di ba makikita nyo kanina, 16.6 yung dinownload natin. Yan, 16.6. Tapos click nyo lang yung import. And ilocate nyo kung saan ba nakalagay yung... Yan. 16.6. Click nyo yung open. Yan, i-verify lang yan. Medyo matagal yung verifying yan since 6 gig yun. Puputulin ko muna itong video na to kasi wala naman akong sasabihin pa. Yan, so another update. Ilan yan? 49%, 50%, and anyhow. Huling silip sa iOS 17.0 bago ko siya i-reset. So ayan, kung makikita niya, tapos na. Meron siya nakasulat dito na imported. Yan, i-create nyo. Meron dito returns user data. Wait, nabasahin mo na. The flashing mode can help. Would not be lost or changed, sabi. Huwag naman yun. Quick flash mode. Saan na to eh? Wait lang. Ano nga ulit yun? Ayan, dapat naka quick flash mode siya yan. Tapos, click yung flash. Ayan, may nakasulat dito, oh. A good connection between, nakasulat dito. Firmware version, na-detect niya agad. 17.0, downgrade to 16.6. Click niyo agad yung flash. Habang ina-upload ko to, available pa yung 16.6. Pero, for sure, after 1 month, 3 months, hindi na magiging available yan. Mag-stick na kayo sa 16.6.1. Okay na yun. Pero ako choice ko yan. So, sige. Click natin yung flash. Ayan. Hintayin nyo lang yung matapos. Medyo matagal tong procedure na to. Ayoko rin naman siyang i-timelapse kasi may posibilidad kasi na mag... I-priority naman natin tong phone na pinag-video ko kasi siniram ko lang tong phone na pinag-video ko eh. Siyempre. Ayan, hintayin nyo siya. Nag-unzipping pa siya. Hintayin nyo lang. Wala naman na kayo ibang pipindutin pa. Wala naman na kayo iba pang pipindutin. Hintayin nyo na lang siya. And kung makikita nyo, na-detect na yung mismong phone. Ayan na siya. Nasa recovery mode na siya ng iTunes. Yan. Hintayin nyo na lang yan. Wala na kayo ibang ikiklik pa. Dire-diretso na yan. Hintayin nyo na lang na yung loading bar na mag-loading. Tapos yun. Wala na kayo ibang ikiklik. Matic na format na yan. Balikan ko lang kayo mamaya kapag patapos na yung restoration. So yan. Madali lang yan. Wala na. Again, wag nyo nang gagalawin yan. Wag na wag yung bubunutin tong phone sa laptop. As in, wala kayong gagawin. Wala kayong ibang pipindutin. Wala kayong iba. Hayaan nyo lang. So yun. 44% na to. Wait lang. 44%, 49% na yan. Again, wala kayong ibang pipindutin dito at lalo-lalo na dito. Hayaan nyo lang na ganyan. Pwede muna kayo maglaro sa isang laptop. Yun. Mag-Facebook muna ako dito sa isa. Ayan. Mag-Facebook muna ako. And babalikan ko lang kayo. Ito yung mangyayari. Kung makikita yung tapos na siya mag-verifying and restoring device and automatic na mag-loading yung mismong phone,
Ayan, at so, hintayin nyo na lang ito na matapos and wala na kayong pipindutin. Hintayin nyo na lang siya na lalabas yung hello screen, yung parang hello setup. Ayun, hintayin nyo na nalalabas yung hello setup. Yung parang sulat siya hello, tapos yun, susulat na siya. Ayan, hintayin nyo na lang yun. Wala kayo pang pipindutin as in. Ayan, so ganyan na magiging itsura. Hintayin nyo na lang yun na matapos. And all done. Papakita ko rin kung paano ibabalik yung mga nawalang songs, nawalang pictures, videos, ringtones sa phone after ng process. So ngayon, and papakita ko na lang kung paano siya i-set up, syempre. Ayan, pero ngayon, hintayin muna natin siya na matapos. Yun lang. So ito na nga, tapos na. Ayan, flash complete. Basta na yung cellphone. Tignan natin yung ano, hello screen. Ay. Madali na lang yan, yung loading na yan. Sobrang bilis ng asin. So ito na yung mismong phone. Yung nakalagay dito ay phone lock to the owner. So ganyan pala itsura pag na iCloud lock siya. Ngayon gagawin lang natin. Set up natin siya. Set up manually. Customize. Tanggalin natin yan. Dapat English lang yung ano. Kasi may problema ko pa kapag halimbawa ano diba. Wait lang. Type ko muna yung password. Kabisado ko to eh. Wait lang. Hindi rin naman yung pwedeng ano, nakasan ng brightness. And kung makikita yung okay na. And it may take a few minutes daw, sabi, bago makomplete yung setup. Ayan. Type yun lang yung ano, email address nyo. Wait lang. Cut ko muna. Tapos click yun next. Bagal ang wifi. Ayan, nag-loading na siya. Ayan, so na-unlock na natin siya. Tapos continue natin. Ano ba yung learn more na yun? Ah, okay. Click natin na continue. Face ID. Set up natin mamaya yan. Tapos, mamaya na lang din yan. Don't use. Tapos nakalagay dito. Ano ba yan? Don't, ayan, wala naman tayong paglilipatan eh. Yan yung Apple ID. Dapat mamaya na lang to. Ayan, set up later in settings. Don't use. Agree. Your iPhone. Ayan, only download automatically. Continue. Not now. Disable. Syempre, hindi natin pwedeng i-on yan. Set up later. iPhone analytics. Don't share, syempre. Mas prefer ko on dark. Light na lang muna pala. Sige. Zoomed. Yan. So, so, ayan na yung phone. So, ayan. Yan yung pinaka-phone. Yan. I-check natin siya sa settings. Kung ano ba yung iOS version niya. Kung makikita nyo, iOS 16.6. Hindi yan yung pinaka-latest. Kasi yung pinaka-latest ay yung 16.6.1. So, ayun. Hindi ito yung pinaka-latest, pero yun ang choice ko. Wala lang. Napansin ko rin, parang bumilis siya. So anyways, punta na tayo dito. Ibabalik natin yung mga na-delete. Since kung makikita yung bagong-bago yung style niya, walang mga laman. Yun ang gagawin natin. Dito sa mismo phone, ayan, makikita yung na-detect siya 16.6. Punta muna tayo sa photos. Mag-import tayo. Click lang natin yung import. Select file. Ayan, i-locate ko kung saan natin sinave. Kung makikita nyo kanina, ayan, photos. Control A para ma, ano yung lahat, and open. Ayan, importing mate, I agree. Ayan, meron lalabas dito na kailangan kasing installing 3U Tools apps. Meron siya madadownload sa home screen. Ayan. I-tap ko lang to. Ayun na yung 3U Tools. Pwede yung i-delete yan mamaya kung ayaw nyo. Ako i-delete ko yan eh. Ayan. Allow all access. Ayan. Kung makikita yung importing photos.
kasama na yung mga videos na ano kanina. Ayan. So, ibig sabihin 54 lahat ng photos. It depends yung ano, bilis niya sa dami ng photos. Ako kasi 54 lang yung nakalagay. So, ayan. Diba nga, mas matagal ang pagre-restore kumpara sa pagbaback up. Ayan, medyo matagal maglipat yan. Ayan. 8. I-cut ko muna itong video. Import finish na siya. Pwede na natin itong i-delete. Remove, delete. Ayan. Na-import na natin mga photos. Ayan, nandiyan na yan lahat. Tapos, check natin ang storage. 116 gig. Photos 49. And meron akong 5 videos. Check natin yung pinakamarami talaga itong photos. Meron pa ako 116 gig. Next naman na yung move natin ay yung music naman. Import natin. Yan lang naman yung mga ano natin. Ayan, dito natin yung sinig sa iTunes. Ayan, music. Control A. Open. 39 songs lang yan. Import succeeded. Nasa music na yan. Ayan na lahat. Next naman is yung ringtones. Click natin yung import. Ayan yung ringtones. Control A. Open. So yan. So tapos na siya. Click natin yan. Ayan, kung makikita yung crash analysis, 0 times, and 16.6. Wala pa dito yung, ayan, capacity. Meron akong nagamit na storage yung 7.2 gig in 128 gig. So, ayan. Yan, di ba, ang bilis? So, ito, tapos na. Na-restore na to dating iOS 17 beta. Ngayon, nabalik na siya sa iOS 16 official release ng Apple. So, ayan. Di na ako maglalagay sa social media accounts ko kasi kapag interesado mo. Kaya hanapin nyo naman ako. So, ayan. So, bye guys. So, ito na siya. Bagong reset. Magda-download na lang ako ng mga apps. So, yun. Bye.